pare. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Substantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang krimen. Alright. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Lumutang na ang legal wife ni Police Major Alan De Castro at ito ang kanyang naging salaysay. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video nito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mahigit isang buwan nang hinahanap ng mga pulis at ng kanyang mga kaanak si Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Nasaan na nga ba siya? At ano na kaya ang posibleng nangyari sa dalaga? Ito ang palaisipan na unti-unting binubuo mapasa hanggang ngayon. Ilang ebidensya at revelasyon na ang nakalap, pero wala pa ring sagot kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon. October 17, pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng 26 na beauty queen mula sa Tuyi, Batangas. Sa post ng kapatid nitong si Chinchin, October 12 nilang huling nakita si Catherine na nagpaalam na pupunta ito sa Batangas City. Sabi naman ng inang si Rose, nakapagminsahe pa umano ito na nasa isang mall ito sa Limeri, Batangas pasado alas 7 ng gabi. Makalipas ang isang oras, nakausap pa umano niya si Catherine sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan ito sa Bawan, Batangas. Ang hindi niya alam, ito na pala ang huling beses na maririnig ng ina ang boses ng kanyang anak. October 27, batay sa nakalap na ebidensya, pinangalanan na ng PNP ang person of interest na si Police Major Alan De Castro, isang pulis na naka-assign sa Batangas, karelasyon umano ni De Castro si Catherine at siya ang katatagpuin ng dalaga nang mawala ito. November 3, nagsampa na ng kaso ang Highway Patrol Group sa huling may-ari ng sasakyan na gamit ni Catherine dahil kaduda-duda umano ang address na binigay nito. Isinama rin ito sa person of interest. November 7 naman ang lumapit sa CIDJ 4A ang dalawang testigo na nakakita umano sa isang na isinakay ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV mula sa gray SUV ni Camilon. Sa kanilang naging testimonya, nakilala umano nila ang isa sa mga sospek dahil tinutukan umano sila nang mamataan sila. Sa Rocks Gallery, natukoy ang isang Jeffrey Magpantay na driver bodyguard umano ng pulis na si De Castro. November 10, na-recover ng mga otoridad ang pulang SUV na konektado sa pagkawala ni Catherine Camilon. Inabandona ito sa isang bakanteng lote sa Batangas City. Nakuha sa pulang sasakyan ang mga hibla ng buhok na sa pagsususi ng forensic group ay kinumpirmang tugma sa DNA na nakuha naman sa kaanak ni Catherine Camilon. Ang SUV lang ang physical evidence na hawak ng pulisya sa ngayon, sabi ng natunto na may-ari nito. 2013 pa umano niya ito na ibenta. Samantala, November 13 isinampan na ng CIDJ ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina De Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na sinasaktan umano ng karelasyong pulis si Catherine. Nang makaharap ni De Castro si PNP Chief Binimin Acorda Jr. sa Camp Crame, humingi ng paumanhin ng pulis sa nasabing hepe. Hindi pa tapos ang kasong ito dahil patuloy pang nawawala si Catherine. Sabi ng pulis, lumiliit na ang tsansang buhay pa si Catherine Camilon. Pero patuloy pang umaasa ang kanyang pamilya na muli nilang mahahagkan at mayayakap ang kanilang bunso. Ikaw, ano sa palagay mo? Paano kaya magtatapos ang kasong ito? Mag-iwan ng komento sa baba. Hingi ko lang po ang inyong opinion dito sa nawawalang yung beauty queen na si Miss Camila. Sinampahan na raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body to say na, di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can we, my client, be charged, Your Honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession?
Paano ito? Parang medyo mahina yata. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Kasi ang civil legal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat po ay merong magsasabi na talagang kinidnap po, ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapile na kaso na yan. Oo. So dapat po may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At saka magsasabi, congressman, na ano, na talagang ako ay kinidnap at ako'y hindi, ako wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. So, para rin pong sakit ng ting. So ibig sabihin ito, attorney, this charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and two other associates. So medyo mahirap tumindig sa korte ito. Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay ang pagpukasin ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Mm. Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime. Yun po ang probable cause sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po, kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po, ay pwede pong masampahan diyan ang kaso dahil probable cause nga lang po ang ating ano. But what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba ba? Paano nyo nasabi na nasa kustodiya nila, nasa kanila yung victim? Eh, sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang eh, hearsay na sumakay sa kotse, duguan, trinansfer. Di po ba, Attorney Alice? So parang, medyo mahina. Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. Ayaw. O kaya, DNA. Kung pa DNA, kung sa bahay o sa lugar na pinagtulungan, may basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong at doon ay makita ang DNA ng nawawalang beauty queen at ng inaakusahan at ganun din po ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na na nagsalita, attorney. So pag tagpi-tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yan, maglalabas ng warto para sa korte, parang ganun. Yes po, okay. Pwede po 'yon. Yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar pinulong o pinatay o anuman, kung saang lugar po nangyari at nakuhana ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang taong at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po ay circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay dalawa o tatlong bagay na pwedeng pagdudugtong na po yun upang magkaroon ng ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. Yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamiting ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Yung evidence po yun na may motibo. Pwede din motibo yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang krimen.
All right. Okay.